Hi mga kaswisi, so nagbabalik po ko ulit sa aking YouTube channel. Yan, so nandito na naman tayo sa ating episode for today. Ayan, so hindi na ako magpaligoy-ligoy pa kasi anong oras na ngayon, no? So, mag-1:30 na dito. Nagmadaling araw, no? Kasi, ngayon, trabaho pa rin. So, naguhugas ako ngayon. So, ito na yung pinakalas. Tapos, magpapahinga na ako. Ayan. So, nakikita ko kasi sa news feeds ko sa YouTube about dito sa issue ni BBM na yung tax evasion na yan. Saka kung ano-ano yung mga binabato sa kanya, di ba? Dahil since na ay siya itatakbong presidente ng Pilipinas at number one siya sa survey. So lahat ng klase ng paninira ay gagawin para lang bumaba sa pagka-file niya ng certificate of candidacy niya bilang presidente. President aspiring. Yan. Hindi ko kasi mag-guess yung logic mga kaswisi kasi bakit kailangan manira ng kapwa kandidato o kapwa politiko, di ba? Kasi noon pa man, kahit sabihin natin na meron siyang hindi nabayaran at meron pa siyang naging kasalanan o yung mga previous na ano na ginawa ng tatay niya, di ba? At yung mga nangyayari noon na kasama din yung nanay niya, di ba? At yung mga ano and so on and so on. Gusto ko lang mag-react mga kaswisi kasi na ano na yun eh. Na napunta na sa kaso na pagdesisyonan, nagkaroon ng appeal kasi nag-motion for reconsideration, lahat-lahat na. Hanggang sa napunta na ng Supreme Court, di ba? So nagkaroon na ng finalize na yun, di ba? Bumaba na yung hatol o resulta ng kaso ni BBM o sino pa man ang ano. Kasi hindi ko kasi mag-gets yung logic na bakit kailangan i-alukayin pa yung mga issue na gano'n. Para saan, di ba? Para mapaniwala na naman ang mga tao na katulad ko na naghihirap, na napilitang mag-abroad para lang matustusan yung mga pangailangan ng pamilya ko, pamilya natin. Samantalang ang mga politiko ay nagpapakasasa sa pagnanakaw, sa korupsyon, di ba? Sa tagal ng panahon na nangyari yun, may nangyari ba? May umangat ba ang Pilipinas? Di ba wala? Di ba? Nung masaklap lang dito mga kaswisi, pagdating dito sa abroad, iba ang iba talaga ang trato pagdating sa mga Pilipino. At isa na ako dun, di ba? So naniniwala kami mga kaswisi, naniniwala ako na si BBM ang sagot kasunod ni Duterte, di ba? Kasi kung si Duterte, marami na siyang nagawa, di ba? What more pa kay BBM, di ba? Kasi hindi porket na ang tatay niya ay ganito, noon sinasabi, di umano na siya ay diktador, ganyan-ganyan. Hindi naman porket ang tatay niya ganun, same lang din sa anak, diba? Siyempre may mga ano din yan, may mga mistakes din naman yan na nagkaroon sila ng lesson doon. At ngayon gusto na nila i-apply. So ito na siguro yung time na bumangon na ulit. Bangon na yung Pilipinas, di ba? Kasi isipin nyo, ang dami nangyari, di ba? Pandemic pa ngayon, maraming naluling mga negosyo, ganyan. Paano ang ekonomiya, ganito, ganyan, di ba? So maraming naguguto, maraming nawala ng trabaho, di ba? Tapos ngayon, mag-eleksyon na naman. Tapos ganyan ang gagawin, maninira na naman. Halukayin yung mga previous na mga naging kaso, ganyan. Tapos ito naman mga media natin, eh, kung magbalita, eh, such din, di ba? So, alam mo yun, hindi ko mag-get yung logic, mga kasulitin mo. Bakit kailangan gawin yung mga ganun bagay ba? Bakit kailangan gawin yung mga ganun? Para saan, di ba? Bakit naman noon na hindi pa tumatakbo si BBM?
Diba? Bakit hindi nila kasuhan ng kasuhan na kung ano-ano? Kung tutusin nga, dapat nga siya naman talaga yung vice president eh. Dinaya lang siya ni Lenny Robredo eh. Ito naman si Lenny Robredo, akala mo naman, kapalit ni Cory Aquino, di ba? Kung makapagsalita siya, di ba? Ang tanong, may nagawa ba siya? Yun yung tanong. Di ba? Eh kung tirahin din naman siya ng ibang mga vloggers eh, di ba? Mas masahol pa, di ba? Eh, totoo naman, di ba? Kasi nga naman, kung magsalita siya, parang patanong eh. Para bang, sigurado ba ako? Parang ganun. Di ba? Wala siyang kasiguraduhan sa mga sinasabi niya, ganyan. Pag nasusoplak na siya or nasusupalpal na siya, di ba? Yung tagapagtanggol naman niya yung sasagot, di ba? Alam mo yun, parang hanggang kailan tayo ganito, di ba? Bakit ganun? Di ba? Ano bang gusto niyong mangyari? Ano bang gusto niyong mangyari? Sinasabi ninyo, nangangako kayo na ganito, ibababa yung ano, ganyan. Bababa yung mga ano. Pero parang pagka naluklok na sa pwesto, wala naman nangyayari. Mula naman noon hanggang ngayon. Diba? E Duterte lang naman, napapad yung mga bagay na dapat buong pa nangyari. Diba? Ano lang naman bang ginawa ng mga previous na upo, diba? Wala naman nangyari. Diba? Marami rin naghihirap. Diba? Masisisi mo ba yung mga tao na pag merong ayuda ay talagang pila kung pila kasi kailangan na ng pera. Diba? Kasi nga wala nga trabaho. Ang taas pa ng bilihin. Diba? Kaya alam mo yun, kaya hindi ko mag-gets yung logic na bakit masyado ko silang affected kay BBM. Diba? Kung si BBM naman, wala naman siya sinasabi, ganyan. Talagang ang focus niya ay makatulong sa bayan, hindi manira ng ibang tao. Ano mapapala niya? Oh. Kasi nga, siyempre, siguro para sa akin, no, kaya ganyan ang mentality ni BBM. Kasi nga, walang perfect. Walang perfect sa mundo. Diba? Lahat naman tayo nagkakamali. Sino ba siya para manghusga? Sino ba siya para sabihin na, oh, ito si ganito. Uy, ito si ganyan. Diba? Mga kapwa niya kandidato, eh, magsisirain din siya. Diba? Ano mapapala niya? Diba? Ito lang. Diba? Common sense. Diba? Bakit? Yung mga ano na desperado na ba? Kasi natatakot kayo. Kapag nanalo si BBM, alam na. Ha? Diba? Eh noon pa man, kahit hindi na i-broad kasi tumutulong naman talaga yan si BBM. Saka dati naman na hanggang ngayon, may pera naman yan kung tutusin. Hindi nyo kailangan tumakbo talaga. Eh, dahil sa ulo ang politika. Kaya lang, siyempre, may kailangan siyang gawin. May mission siya. Kaya hanggang ngayon, still, pinupush niya yung sarili niya na tumakbo talaga. Diba? May mission siya eh. Diba? Bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon na para umangat tayo? Maging world class tayo ulit patulad din dati. Hindi natin kailangan manira ng kandidato. Porkit kayo nasa posisyon eh, ganun-ganun na lang. Diba? At sabihin mo, ano eh. Kung naman yung mga pinupukol ninyo, nakaraan na eh, tapos na yun. Hindi naman natin kailangan mabuhay sa nakaraan. Yun yung mahirap kasi sa atin. Diba? Siyempre, ang mga tao nagising na sa katotohanan. Siyempre, may yung EDSA 1 na yan, pagsisisi yan eh. Na bakit nangyari yun eh. Kunti mo yung mga, ano, yung tutusin, naging payapa naman noon. Yun din yung kwento sa akin ng tatay ko at nanay ko, nabubuhay pa. Pahimik noon. May mga paayuda pa noon. Kasi ang bahay namin, mga kasugisi, yung isa yan sa mga project kasi ni Marcos. So, since hanggang ngayon, nandun pa rin kami nakatira. Yung nga lang, wala na yung mga magulang ko. So, yung hanggang ngayon, napapakinabangan pa rin namin yung pabahay niya, mga pabahay nila nun. Palibasa kasi, ang tatay ko kasi, isa siyang government employee. Siya yung nagtatrabaho sa Lawasa pa noon. NWSS noon, ngayon, may nilad na. So, dati siya doon. 25 years siya doon nagtatrabaho since binata siya hanggang sa nag-asawa siya, nagkaroon ng anak.
Kaya yun. So, alam mo yun, ito yung bagay na pinapahalagahan din naman namin kasi napakinabangan namin ng maraming tao. Diba? Yun nga na, syempre, kailangan namin magbayad ng monthly amortization kasi nga, syempre, mag-aari pa rin naman ng gobyerno yun. So, kumbaga yung project na yun, itulong nyo nila sa mga mahihirap, sa mga taong kailangan ng pabahay, kailangan ng bahay. Yan yung para masasabi kong pinakaunang townhouse. Kaya yun. So, alam mo yun, hindi ko kasi mag-gets yung logic na bakit kailangan nilang manira ng tao. Eh, kung tutusin, yung umupo naman yung tatay ni Bibi, eh, marami naman siyang nagawa. Sa Quezon City nga lang, eh, may ang Philippine Heart Center, may Lung Center, may Children's Hospital, diba? Eh, yung sumunod, may nagawa ba? Wala. Tapos yung sumunod, ang pinagawa lang, flyover. Oh. Pagka mahal-mahal, diba? Overpricing yung pagkakanya, anong ginawa? Di binulsa na. Diba? Nansan nagkautang-utang na, hanggang ngayon may utang pa rin. Diba? Alam mo yun, alam mo yun. Kaya, kailangan natin na pagbabago. Kailangan talaga. Kasi ako, sa totoo lang, affected ako eh. Nagbabayad ako ng taxi. Diba? Makapagsalita itong mga ano na ito eh. Mga pink at yellow na ito eh. Kala mo naman eh. Mga wala rin ginawang ano eh. Alam mo lahat may ginawang maganda. So yun lang lang. So, nang-react lang ako kasi alam mo yun. Sana lang sa ngayon darating na eleksyon ay walang dayaan talaga. At hindi na sana maulit yung mga nangyari noong 2016. Eh, pagtulog natin, tapos pagising natin, umaga na. So, makikita mo, lamang na lamang na. Diba? Napakabilis ng pangyayari, diba? Dapat pala sa mga ganyan, hindi pala tinutulugan. Siguro gagawin niya yan ni BBM. Na hindi siya matulog para makita kung ano talaga yung ano. Kaya yun. So, yun. Siyempre, susuporta tayo kay BBM. Yun lang yun. Susuporta ako sa kanya. Yan. Sana I hope mapanood niya ito. No? Kaya yun. So, hanggang sa muli. Thank you, ma. Sisi.